Hello, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Yes, ma'am. Sige po, go ahead. Ano po problema niyo, ma'am? Hello, ma'am. Ma'am, yung sa ano po kasi, bali, na-hire po kami ng isang company and nagpakilala po silang kaka-open lang nila last August 15. Mga ganun po. Then, ang unang na-recruit po doon is yung friend ko. Then, syempre po, kailangan po may referral, ma-recruit din po sila. Ako po yung naisip niya na i-refer po as HR din po. Mga recruiters po kami, ma'am. Sandali, sa ano kayo i-deploy? Dito sa Pilipinas o abroad? Pilipinas lang po, ma'am. Anong trabaho ang in-offer sa inyo? Full cycle recruiters po. Puro managerial positions daw po yung kailangan namin i-hire. Sinabi na po sa amin na yung sahod namin is sa ganitong date, September 15 pa daw po, ganyan, ganyan. Then nung parang nag-meeting na po yung mga HR leads, parang pinopose po sa kanila na masyado na pong late yung September 15. Kaya kung possible po na mapasahod kami lahat ng August 30. Okay. Yun po. Then biglang nagpa-meeting po sila, ang sinasabi po nila na yung presidente daw po na sinasabi nila ay na-aksidente daw po, na coma, 50-50, ganyan yung nangyari. Tapos, hindi daw po may deposit yung sahod namin lahat kasi yun daw po yung assignatory po dun sa bank. Kaya hindi na daw po magpo-proceed. Parang ganun po yung sinabi nila. So, anong habon nyo? 15 araw na sweldo nyo? Opo, ma'am. Kung paano hahabulin? Opo, hindi na... Actually ngayon, ma'am, hindi na po namin concern yung sahod. Ang ano po kasi namin, yung details po namin lahat na ibigay po namin, even yung e-signatures po namin, yung pati sketch po ng bahay na provide po namin, government numbers. Nung nag-background check po kasi kami, ma'am, nakita po namin, inaano po nila sa black market yung mga gustong mag-loan. Teka. Kailangan sa MBI din ito eh. NBI. Yung anti-fraud unit nila. Mm-mm. Kailangan sa MBI din po kayo pumunta para masupil yan. Otherwise, hindi nyo alam, gagamitin lahat sa transaction, sa panluloko, sa scamming, na mga scammer, ang inyong identity. Kailangan nyo ma-blatter agad sa NBI at masugpo ito. Kasi marami nang naluloko opo talaga. Pero attorney Tagaolonga po siya. Paano po? Pupunta dito? Alam ko may NBI sa Pampanga. Regional office. Ayan. Meron din. Pampanga. Malapit-lapit kayo na yun. Kayo ba ay willing to do that, Camille? Or kung gusto nyo, bumiyahe dito sa Maynila at ma-endorse kayo ng PAW sa main office ng NBI? Actually, ma'am. May NBI din. May NBI po sa Olonga po. May unit di umano. Pwede kayo pumunta sa NBI dyan. Camille, willing kayo na magpunta sa NBI? Actually po, ma'am, kami pong mga HRs, iba-iba po kasi kaming lugar. Hindi, malapit din po dyan sa may Pampanga or sa yun, sige, po, lahat kayo na magkakakilala, mag-report sa NBI para ma-alerto ang NBI, mahuli ang sindikato na yan. Yun daw yung best na makakatulong sa inyo, NBI. Problema po namin ngayon kasi yung dalawa po naming contact na nagpakilala ng HR director tsaka shareholder daw po, hindi na rin po namin makontakt ngayon. Sinasabi alam mo, kung nila, alam nyo pangalan nila, ma-report, magkaka-record na sila sa NBI. Magkaka-complaint Magpapile na kayo ng complaint doon. May complaint form. Camille, alam nyo yung kompletong pangalan? Baka din may picture kayo na kasama sila. Yung ano po, meron po kaming screenshot ng meeting ayun po. Good. So yan ay ilang mga pruweba na pwede nyong dalhin sa NBI. Sa pinakamalapit sa inyong NBI, sabi, meron din daw dyan sa Olonga po. At saka depensa nila yan, Cheryl. In case magamit yung kanilang identity, later, magiging ebidensya nyo na nag-report kayo sa authorities na yan, may nagnakaw ng identity nyo. Otherwise, kung di kayo kikilos, abay pwedeng magamit nga kayo nang wala kayong alam. Later, wala kayong depensa. Okay, Camille? So you can do that. Alright, thank you, Camille.